po ang Deputy Director ng Bureau of Quarantine, Dr. Roberto Salvador Jr. Director, magandang umaga po. Thank you for joining us po. Magandang umaga po. Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig sa atin. Director, thank you. Yung kanina po na pinag-uusapan natin, yung mga form ng Bureau of Quarantine para nga po sa mga magta-travel papunta sa loob ng Pilipinas, paano po natin i-check, sir, kung ang mga ipinapadala nilang e-form ay totoo po ang lahat ng kanilang mga binibigay na impormasyon? Yun po ang paalala natin sa lahat ng mga travelers po na papasok sa Pilipinas na maging totoo po, seryosohin natin ang pagsagot dun sa health declaration checklist natin. So tandaan po natin na kung hindi po tayo magiging totoo, kung itatago natin yung mga simptomas na kailangan nating malaman pagbalik sa Pilipinas, maaari pong maapektuhan ng pamilya ninyo. So wala po kayong dapat ikatakot po dahil po ang Department of Health po, ang Bureau of Quarantine po ay nakahanda para po tulungan kayo kung sakali po na binabantayan natin po ngayon ng impact po. Opo. Director Salvador, good morning po, si Peter ito. Ang World Health Organization po ay nagdeklara na ng public health emergency dahil dito sa MPOX, no? Early August. Ang tanong po eh, dito po ba sa atin, sa Pilipinas, meron na po bang deklarasyon or do you foresee na we probably will have to declare also a state of health emergency soon? Ang deklarasyon po ng WHO bilang ang impact po as public health emergency of international concern, warning lang po ito para sa mga bansa para po maging maaga po sa pagbantay sa mga point of entry para po maiwasan makapasok itong impact na to. Sa ngayon po, wala pa naman po tayong mga data na talagang kailangan po mag-declare ng public alert po dito po sa Pilipinas. And nakahanda naman po ang Department of Health sa pangunguna po ni Secretary Ted Herbosa and lahat po ng agencies na magbabantay po para po hindi makapasok at maalagaan po sakaling may pumasok na impact dito sa Pilipinas. Sir, meron po ba tayong gagawing hakbang na parang in-person spot check para po sa mga travelers natin? Naka-in-place naman po yung primary and secondary screening procedure natin. Diba, meron po tayong thermal screening and meron po tayong mga BOQ doctors and nurses na nakamasid sa bawat travelers na dadaan po doon sa BOQ screening area. And importante po talaga na ang e-travel po, yung health declaration checklist, ay sagutan. Kasi po, malaking tulong po ito para po maagapan talaga natin na makapasok yung mga travelers natin na maaaring merong ganitong sakit po o simptomas. Oo. Pero, Doctor, ang sabi nga ng iba, well, it's just a declaration or maybe they won't even declare. Wala ba tayong ibang mga implements or tools kagaya sa pagpasok po sa Manila International Airport, ano po, yung po bang ginagamit na parang thermometer ba tawag doon, yung camera, di po ba nalalaman kung ano ang temperature ng isang tao? Is that something that can actually be used to detect possible MPOX cases? Yes po, tama po. Yan pong ginagawa natin na thermal screening. Malaki pong tulong ito kasi ito po ay ito pong MPOX na to is infection and lahat po ng mga infection po talagang meron pong kasabay na fever. So kung sakali po na meron sila, kung may lagnat, mahuhuli po kagad natin ito po. At na isa-subject po for secondary screening. Opo, sige po. Okay. So we are indeed medyo tina-tighten up na natin ang ating mga ports of entry, ano po. Tama po, ang Bureau of Quarantine po kahit po nagbaba na po yung pandemic last year, tuloy-tuloy po ang pagkatrabaho natin para po maiwasan makapasok yung mga bagong lumalabas na sakit ngayon dito po sa ating bansa. Opo, sige po. Maraming salamat po sa inyong mga paalala, Dr. Roberto Salvador Jr., ang Deputy Director ng Bureau of Quarantine. Sir, thank you po and good morning. Ingat po kayo palagi. Maraming salamat po. Maraming salamat. Thank you po. Napakabait. Subscribe na sa Teleradyo Serbisyo YouTube channel.